Hi guys. Nakita ko lang tong video ni Totoy Rapist. Nakilala niyo ba si Totoy Rapist? Mukha kasi siyang rapist eh, kaya tinatawag ko siyang Totoy Rapist. Masyadong paepal. Hindi na lang mag-ahit ng bulbul niya sa ganto niya. Tapos ilagay sa tuktok niya, 'di ba? Para dumami yung kulot niyang buhok. Ito si Totoy Alright, so good morning. Si Totoy. Katoto. Hindi na natin si papatay yung mga taing lamig ng mga ulagang bingis niya. No? Mga taing lamig daw yung mga DDS. Kasi, taing lamig kayo. Dahil taing lamig ang mga DDS. Taing basa. Taing basa ka. Isa kang malaking taing basa na mukhang na may itsura mo na nag-evolve from the monkey to the mongoloid. Ikaw yun. Tapos, natuto lang mag-gel nung nag-Japan. Ano bang pinagmamalaki mo, Dong? No? Bakit mo kailangan tawagin ng mga DDS na taing damig? Inaano ka ba? Yumayaman ka ba pag sinabi mong taing damig ang mga DDS? Sana ako, yumaman ako pag tinawag kitang taing basa. Di ba? Mukha kang rapist, oh. Tapos, ano yung pinapatulan mo yung nagsasabi na hindi ka mukhang 1996 pinanganak. Sa itsura mong to. Ilapit mo nga itsura mo. Sino mukhang 1996 sa atin pinanganak? Di ba? Produkto kayo ng pautot. Produkto ng pautot? Ikaw? Produkto ka ng ipot? Tignan mo yung itsura mo. Nakakairita. Tapos kung magsalita ka pa, ano bang pinaglalaban mo? Ano pinaglalaban mo yung hindi ka sumikat katulad ni Lenzy Lawan? Kasi mas mataas yung rating ni Lenzy Lawan. Masyado kang papansin. Alam mo yun? Pinoproblema mo? Tignan na natin. So sa mga nagpapakalat ng fake news na naman dyan, ha, yung galing daw sa OWA at saka sa Philippine Embassy dito sa Tokyo na personal information ko. Okay. Sa nagpapakalat na information nito, hindi na dapat pakalat yung information nito. Kasi yung mga gantong tao, walang kwenta to eh. Pinapatulan lang to para sa ma-viral. Gusto niyang sumikat, kaya patulan natin minsan. Kasi gusto niyang sumikat eh. Baka walang pambiling pang-ahit, no? Kung ito pa, your deputy director of OWA is English pa. Allegedly, no? Allegedly. Spell allegedly. Name and tag as a queen of fake news. Eh, ano pang asahan natin dyan? So, dapat ginawan. Queen of fake news. Eh, ano ka pa? Hari ka ng rapist. Pag ganitong tao, yung mukhang rapist pa lang, mukhang manyakis na. Anong gusto mo? Hoy, Totoy. Totoy Rapist. Anong gusto mo? Ikaw yung maging presidente ng Pilipinas? Tsura mong yan? Mukha kang ang kagalang-galang sa damit. Kahit ano palang igalang isuot mong damit sa isang unggoy. Wala magkangyayari. Unggoy pa rin talaga. No? Yung aking birth year na 1963. Diba? Hindi ka 1963. Ay, 1952 ka. 1996 eh. Wala talaga maniniwala, itsura mo. Anyways, andito pa rin tayo. Oo. Yung 275 billion of budget. Inaano ka ba ng budget? Alam ko kung anong gawin mo, mag-donate ka. Mag-donate ka ng buhok mo, ilagay mo sa ibang ulo. Yung buhok mo dito, kala mo ang ganda-ganda. Granted. Hindi mo kung kagalang-galang. And, ayaw ko kung lahat kayo ay nanood nung announcement ni ng inyong tatay na each family will receive a worth of 8,000 pesos. No? Pakailang meron to? From that 275 billion. Ikaw na maging DSWD. So ngayon, meron silang mga pinapatupad ngayon na parang kung sino lang yung pupwede. Alam niyo, yung mga gantong tao, hindi dapat binibigyan. Yung mga naniniwala dito sa mga hayop na to, hindi dapat to binibigyan. Mga kupal to eh. Mga kupal na walang magawa.
Tingnan natin kung ano yung page nito sa Facebook. Itong mga ganitong kupal, mga manyakis, mga rapist, ne, hindi mo malaman kung anong pinaglalaban, katulad ni, di ba? Ito, sabi ng mga comment, mas mukha kang tae kaysa sa amin, o baka naman nasa ibang bansa ka, kaya ka nakaganyan ka. Tigas titi ka lang, sa bagay mukha ka naman pitlog. Madaling magsalita, hirap gawin sa mga relief goods, ang hirap ipamigay. Umabot ng linggo-linggo. Hindi nyo kasi alam eh. Diba? Tumulong kaya kayo. Baka di pa nakatikim ng tsupado, parang di umautot, pre, at di tumatae. Kala mo pogi ang puta. Kala mo pogi ka? Itsura mo? Hindi ka... Isus. So, may nanawagan pala sa Vice President nyo. Digisingin mo yung Vice President nyo. Baka natutulog, hindi niya naririnig. Ikaw nakarinig eh. O kaya, ikaw nakarinig, ikaw ang nakabasa, ikaw ang nakakita. Eh di ikaw ang magbigay. Kasi yung satsat ka ng satsat yan. Mga virus pa sinasabi mo. Virus yun, hindi virus. Dapat sa'yo, ano eh, sinasaksak yung pang coronavirus. Dapat sa'yo virus. Yung mga dilawan, alam nyo kayo yung tae. Yung utak nyo tae. Yung kulay nyo kasi dilawan. Diba? Wala kayong magawa. Talo na kayo, wala na kayong panalo, yung malaking network nyo nakasarado. Alam nyo yung mga pinaglalaban nyo, wala. Walang kakwenta-kwenta. Lalo na itong tukmul na to. Ang pangit na nga ng mukha, ang pangit pa ng ugali. Don't say God bless. Nakakahiya ka sa Panginoon. Huwag ka magsasabi ng God bless. Kung gusto mo magpasikat, dun dapat sa magandang way. Tal naman mayaman ka at nandyan ka, nag-work at home ka nga ka mo, magbigay ka sa mga mahihirap. Nakakahiya naman sa'yo, sat-sat ka ng sat-sat dyan, nakabarong ka pa. Diba? Naka-Amerikana ka pa. Ganda-ganda pa ng sinasabi mo, ganda-ganda ang manira. Ikaw ba, may naibigay ka? Wala ka naman ibigay, diba? Itong dilawan na to, kapal na mukha mo, pag ganito ang dilawan, hindi naman dapat, wala naman dapat talagang away eh. Pero pag ganitong mukha, mga gantong itsura, sila lang yung nagpapasikat. Imagine, si Inday Katara at saka si Inday Len na nahimik na. Ito hindi pa. Dapat ito yung ipanggawang padlock dun sa ABS. Siya yung gwardiya. Ito, mukha mo, hindi ka naman mukhang professional eh. Mukha kang gwardiya. Mas gwapo pa nga yung mga gwardiya ng SM sa'yo. Hindi naman itsura mo. Hindi ka mukhang nag-abroad. Hindi ka mukhang professional. Huwag kang... May asawa na kaya to? Ano kayang nito, status? Nakakahiya eh. Nakakahiya yung status ng itsura nito sa mga pananalita niya. No? Saan kaya to? Sino kaya nanay nito? Hindi kaya nahiya yung nanay nito tsaka mga kapatid sa mga pinaglalaban nitong taong to? Ay, nakakahiya yung blood to. Yung mga ganitong itsura oh. Yung mga ganyang itsura. Diyos ko. Tapos nakalagay, ipinost pa to ng ano? Ano pinaglalaban nyo yung 5K to 8K? Tanungin nyo yung mga nakatanggap na. Kasi, puro tayo salita eh. Hindi nila tinitignan yung mga nagagawa. Wala naman kayong gawa. Wala kayong naitulong. Lalo ka ng boy kamote ka. Boy tae ka. Wala ka naman naitulong eh. Mag-ahit ka na lang. Mas may itutulong ka pa. Diba? Kung ganitong klaseng tao yung pinagmamalaki ng dilawan, mahiya kayo. Ito yung mga dapat na klase na tao na kinakahiya. Walang hiya. Ano, manyak, mukhang manyak. Tapos ganito pa magsalita. Hindi dapat pinagmamalaki yung mga ganitong membro o kasama sa buhay kasi nakakahiya itong mga ganitong ng ganitong tao, ganitong itsura nila, nakakahiya. Nakakahiya sa lipunan, 'di ba? Yung mga kay Lenzy Lawan, kay Qatar Girl, at saka yan si ito totoong lalaki na to. Ito yung mga nakakahiya sa lipunan. Idagdag mo pa yung ano, yung matanda na bumabatikos din kay Pangulong Duterte.
idagdag nyo. Kasi, hindi nila nakikita yung tunay na nangyayari kasi bulag sila sa mga na ibibigay sa kanila. Diba? Bulag na bulag sila sa mga pinapakita. Wala naman dapat mag-away eh. Kay Dalawan, kay Duterte, hindi dapat mag-away. Sila naman gumagawa ng mga video-video nila, diba? No? Yun lang yung para sa akin. Kaya, ikaw, Totoy Tae, bago ka magsalita, isipin mo muna kung may naitulong ka. Kung wala ka naitulong, huwag kang maghuhusga. Kasi, wala ka nang silbi sa bayan, wala ka nang silbi para sa ibang tao. Pagsilbihan mo na lang yung sarili mo at manahimik ka dyan. Kung gusto mong sumikat, well, do your job, do your best para sumikat ka. Pero kung paninira ng ibang tao, gusto mo lang sumikat para sa paninira ng iba. Nakakatawa ka. Hindi magtatagal yung kasikatan mo para kang silensilawan, maya-maya wala na. Naghihintay nga kami ng update eh, wala ng pagsikat. Ay, nakakaganan yung ibang tao, no? Nakaka-disappoint. Sandali lang sumikat. Hindi man lang pinadagal sa air, mga 2 weeks, 3 weeks na nakat ka agad. Tapos yung pag-ibig, yung mga pinaputok ng yung issue tungkol sa pag-ibig, wala na. Putok lang sandali, tapos isang salita lang ni tatay, digong nawala na. Nawala na yung issue. Nakakawa. Ang hirap-hirap mag-isip ng issue. Pagkatapos, isang saglit lang, wala na, hindi napapatulong ni tatay. Kawawa naman kayo, diba? Ito na lang ABS, pinatulan niya talaga to. Sabagay, malaki tong network. Kaya kapatul-patul, diba? Yung mga katulad nyo, hindi kapatul-patul. Pag-ibig, panis. Panis yung mga ano nyo, yung mga nilalabas nyo, mga panis talaga. Parang ano, panis na kanin. Kung taing lamig, kayo naman panis na kaning lamig. Panis na, taing lamig pa. Nakakahiya talaga. So yun guys, sa mga kapwa DDS, hindi naman ako DDS, hindi wala rin naman pakialam. Basta Duterte ako. Wala akong pakialam kung sino yung mga membro ng DDS na yan. Kasi hindi natin alam kung sino yung gumagawa ng masama sa kanila at saka maputi ito. Basta ako, I stand with Tatay Digong. Yun lang yun. At the best president ever. Sa 30 years, I stand in the earth. Yun lang yun. So, maraming salamat guys. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel. And please click the tiny bell para sigurado kayo updated sa aking mga videos. Bye-bye!